Hi! Sa panahon ngayon, feeling broken is real. Ang pagkakaroon ng broken hearts hindi lamang po basta hugot o paraan para mag-emote. Yan ay totoo at mayroong malaking epekto sa ating mga kalusugan. Ang broken heart syndrome o takot subok cardiomyopathy ay sakit dulot ng paghina ng left ventricle ng ating mga puso. Apat ang uri ng broken heart syndrome depende sa bahagi ng puso na apektado nito. Apical ang pinakakaraniwan at makikita sa 80% ng mga na-diagnose nito. Apektado nito ang ibabang bahagi ng ating mga puso. Rare na kondisyon ang broken heart syndrome at 2% lamang ng mga tao ang nakararanas nito. Madalas ito sa mga babaeng edad 50 pataas. Isa sa mga sanhi nito ang mga mapapait at malulungkot na karanasan gaya na lamang ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay. Maaari din itong mangyari kasunod ng isang bad news gaya ng pakikipaghiwalay ng isang kasintahan. Posibleng maging trigger nito ang matinding galit o kaya naman ay sobrang takot. Nararanasan ito ng mayroong mga mental health issues gaya ng anxiety at depression. Ilan sa mga maaaring sintomas ito ang biglaang pagsakit ng dibdib, kakapusan ng paghinga, low blood pressure at biglaang kawalan ng malay. Magkaiba po ang broken heart syndrome sa heart attack. Ang heart attack ay nagkakaroon kayo ng pagbabara sa inyong mga ugat ng puso kaya tumitigil ang daloy ng dugo. Sa broken heart syndrome naman, bumabaga lamang po o bumababa lamang inyong blood pressure. Bagamat walang permanenteng damage sa puso ang broken heart syndrome, po pwede po itong magresulta ng pagkasira ng inyong left ventricle, heart failure at pagkakaroon ng pulmonary edema. Madalas nawawala rin naman po ang mga abnormalities na dulot ng broken heart syndrome sa loob ng 1 hanggang 4 na linggo. Pero kung hindi maagapan, maaari itong lumala at mauwi pa rin sa pagkamatay. Kaya oras na makaramdam kayo ng biglaan at hindi maipaliwanag na pananakit ng dibdib, agad magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang doktor o mga espesyalista. Ilan sa po pwedeng ireseta sa inyo ay ang beta blockers at ACE inhibitors na maaaring makatulong na bawasan ang epekto ng sobrang adrenaline at stress hormone sa ating mga katawan. Bukod sa pagkakaroon ng malusog na lifestyle, maiiwasan din ito kapag hindi natin masyadong dinidibdib ang mga pangyayari sa ating mga buhay. Always remember, mga kapatid, to guard your hearts. Hindi lamang sa mga taong manluloko, kundi pati na rin sa mga sakit na maaaring makasira dito. Para naman sa mga tanong na may kinalaman sa heart o iba pang organ health, mag-ask Doc Dex lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.